Magandang gabi, Pilipinas. Mahigit 2 linggo na lamang mula ngayon ay gaganapin na sa ating bansa ang ikalawang pagkakataon ng APEC Economic Leaders Meeting. Ang nasabing pagpupuhagi pa rin ng APEC Summit 2015 na naglalayong palakasin ang ugnayan at ekonomiya ng mga kasapi nito. Kaugnay po rito, ilan sa mga prioridad ng APEC meeting ay ang pagpapalakas sa mga small and medium enterprises, human capital development at pagpapabuti pa ng regional economic integration agenda. Pero paano nga ba makakaapekto sa ekonomiya at kaunlaran ng ating bansa ang nasabing pagpupulong? At gaano na nga ba tayo kahanda para sa makasaysayang kaganapang ito? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng paghimay sa isyong ito dito lamang sa APEC Philippines 2015, a PTV Special Forum. Sa ikalawang pagkakataon ay idaraos sa Pilipinas ang isa sa mahalagang pagpupulong ng mga lider ng iba't ibang bansa sa Asia-Pasipiko. Ito ay ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na may 21 bansang kasapi kabilang na ang Pilipinas. Naitatag ito noong 1989 na nagbigay daan sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi nito para sa ikabubuti ng ekonomiya sa rehiyon. Taong 1996 nang una itong idaos sa Pilipinas kung saan nabuo ang ilan sa mahalagang proyekto at programa. At para sa taong ito, ang tema ng pagpupulong Inclusive Economies, Building a Better World. Ilan sa bibigyang prioridad dito ay Human Capital Development, Small and Medium Enterprises, Building Sustainable and Resilient Communities, and Regional Economic Integration. Sa ngayon, nakalatag na rin ang mahigpit na seguridad sa Kamaynilaan kung saan gaganapin ang APEC meeting. Ano nga ba ang tulong na maibibigay ng pagpupulong na ito sa patuloy na pagsulong ng ating ekonomiya? At ano-ano pa ba ang dapat malaman ng ating mga kababayan sa makasaysayang kaganapan na ito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mahalagang issue dito lamang sa APEC Philippines 2015, a special forum. Muli, isang magandang gabi, Pilipinas. APEC Philippines 2015 po ang ating pag-uusapan. Ano-ano nga ba ang mga priorities ng meeting na ito at paano nga ba ito makaapekto sa ating bansa? Tama ka dyan, Cathy. Gaya nga ng ating nasabi kanina, pangalawang beses na gaganapin ng APEC dito sa ating bansa. Kaya ano-ano nga ba yung mga paghahanda na ginagawa ng pamahalaan at ano ba yung epekto nito sa ating mga kababayan? 1990s pa nung unang isinagawa ang APEC Summit dito sa ating bansa. Mula noon, gaano kalayo na ba ang ating narating at ano ang inaasahan natin na makakamtan mula sa pag-host ng ating bansa ngayong taon? I'm sure ibibigay ang ating mga bisita kaya ipakilala natin sila. Kat, unahin ko na dito sa aking kalawa si Commissioner po siya ng NYC, si Assistant Secretary Earl Saavedra. Magandang gabi po, sir. Giliw na takapakinig at takapanood. At ang tagapagsalita po ng Philippine National Police Chief Superintendent Will Benmayor. Magandang gabi, Cathy and Kirby, at sa mga nanonood na inyong palatuntunan, magandang gabi po sa inyo lahat. Alright, makakasama rin po natin si Assistant Secretary Maria Edita Tan. Siya naman pong International Finance Group Department of Finance. Good evening po, ma'am. Good evening. Magandang gabi sa lahat. At kasama rin po natin mula sa Tourism Regulation, Coordination and Resource Generation ng Department of Tourism, Undersecretary Maria Victoria Jasmin. Magandang gabi, Cathy and Kirby, at sa inyong mga tagapanood, isang magandang gabi. Kirby, noong pang December 2014, nag-umpisa itong mga pagpupulong ng mga APEC members dito sa ating bansa. At ano-ano na nga ba yung mga nakamtan mula sa mahigit 100 pagpupulong na ito? Okay. Tanungin po natin si Asek Didit. Sa Department of Finance, actually, we were able to deliver yung Cebu Action Plan. Ano? We got this approved by the 21 economies. We call it the economies. No? So for this, we've started in
Tagaytay, not in Tagaytay, but in Clark. No, so we've had already 15 meetings, and we ended up in Cebu. So talagang we covered a number of areas here. We went to including Tagaytay, Bagak, Iloilo, and Bacolod. So in our case, we were able to secure a Cebu action plan na building on four pillars. One is actually fiscal reform and transparency, fiscal resiliency, financial resiliency, integration, financial integration, and financing development or financing project, infrastructure development. So these four pillars, under which we have several initiatives na it actually magbe-benefit ang even the common tao, I call it, because here we have yung sa transparency pa lang, we're talking about yung sa fiscal transparency, we're able to come up with initiatives that could ensure better utilization, monitoring of revenues, ano, yung mga ganyan. If you're able to do that, you create more savings, and then you get the better by the public of how government is spending, you know, and where yung suspending nito. With that, we're able to, if you look at the experience of the Philippines, of the government, we were able to actually invest yung savings na to in social services like health and education. And yes, also we've improved, we've also increased our budget for infrastructure. So these things are quite important. So if you look at that, we've come a long way. In the last meeting we've had, the ministerial meeting in Cebu, this is very different. We actually came out with a different approach, wherein we also invited the private sector or the CEOs, global CEOs, and with that we were able to also got their inputs on how to implement the initiatives that we've actually adopted under the Cebu Action Plan. All right, maya marami pa tayong tatanungin tungkol naman sa pananalapi at ekonomiya. Yung nga, no, ang tanong kasi ng ating mga kababayan, Kirby, ako bilang isang Pilipino, apektado ko nitong magaganap na APEC Summit. Ngunit ano ba ang mapapala natin dito? Okay, ako gusto ko naman tanongin, kanina kasi nabanggit ni Asik Didit yung ilan sa mga lugar na napili, no, para pagganapan nga nitong mga meetings ito. Yusek Hasmin, ma'am, paano selection process para pumapili itong Cebu, yung Boracay, Clark, at bakit po yung ibang parte po sa ating bansa ay hindi po napili ng Department of Tourism? Ay, maraming salamat sa tanong mo, Kirby. As early as a year ago, more than a year ago, kami po ay nagpulong-pulong ng sa NOC or National Organizing Committee. At inisip namin kung paano namin i-spread ang benefits nitong APEC sa different communities. So one way to do that is kailangan may host venues, hindi lang sa Manila. So, na-inspire kami sa mga LGUs na prepared for hosting. Pero kami nag-rely sa aming concept or aming belief na ready sila. So, what we did, we asked them to make a presentation, to pitch, in other words, to pitch for their venue, for their destination as the venue. So, there were 8 to 10 LGUs and government officials and even the private sector na nag-pitch para i-host yung some meetings of the venue. So maraming napili, 8 to 10 ang napili. Unfortunately, in the case of Legazpi, 3 days before the meeting, binagyo. And sadly, we had to transfer the meeting. Pero ang nag-pitch noon for Legazpi was the governor himself, no? The rest is history, as they say, because nakapag-host na, sabi nga ni Asik Didit, nakapag-host na ang Cebu, Boracay, Clark, Subic, Tagaytay, Iloilo, Bacolod, and of course Manila. No. We would have wanted more, but there are certain
areas of concern that we also looked into. At infrastructure is one of them, preparedness. At there should be an assurance that there is a safe environment in the area. Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung safety and security. Mm-hmm. Tanungin po natin si Chief Superintendent Mayor, kamusta na po ang massive, no? Kasi po, ilan sa mga pinaka-powerful leaders ay pupunta po sa ating bansa. Paano po yung ating paghahanda para dyan? Yes, Kathy, medyo challenging to sa Philippine National Police. Dahil nga mission ng Philippine National Police dito is masiguro nga ang safety and security ng mga bisita natin, yung mga delegates, ministers, yung mga spouses actually kung may sasama man. At the same time, siguro natin na yung mga venue na pupuntahan nila is maayos at safe din para sa kanila. At kaya nga, dahil ito importanteng event sa atin, is meron po tayong tinatawag na Committee on Security, on Emergency Preparedness and Peace and Order. Sa ilalim po, chaired po yan ng Department of National Defense at saka DILG. And under that is the APEC Security Task Force, which is headed by no less than the Chief of the Philippine National Police, si Police Director General Ricardo Marquez. At sa ilalim po nun, meron tayong tinatawag na Joint Task Force. Joint Task Force on Security, Joint Task Force on Peace and Order, and Joint Task Force on Emergency Preparedness. Bali mga... Composite po ito, sir. Yes, 20 government agencies. Kasi ang tawag natin dito is a whole government approach, considering yung... kumbaga yung laki ng ating paghahanda rito. At actually, pinaghandaan natin ito at pinaghandaan pa dahil nga for the past month, since December 24 na actually nagsimula na, meron na mga 35 meetings kaming na record. At andun naman po ang Philippine National Police, composite ng kasama natin dito ang mga, of course, Armed Forces of the Philippines, saka iba pang ahensya ng gobyerno. Sinisiguro natin na maging maayos. For the past naman mga meetings naging maayos naman. Ang of course ang pinaka-challenging ngayon itong pagdating ng mga heads of economies na 21 na darating sa atin itong November 18 and 19. Mm. Kat, isa sa mga magbe-benefit dito tiyak yung mga kabataan, ano? Gusto kong tanungin si Asek Saavedra. Sir, ano po ang preparation na ginagawa po ng NYC para po paghandaan itong napakalaki at makasaysayang event nito ng APEC 2015, sir? Kirby, yung National Youth Commission, ano, as the voice and advocate of the youth, gusto natin na mag-guarantee yung full participation ng ating mga kabataan sa APEC activities. In fact, ayaw natin ng limited exposure because we want to put them where the action is. Una, nakipag-partner tayo sa Committee on Media Operations para sa APEC, sapagkat tayo yung nag-mobilize ng 180 volunteers. These are beneficiaries of our international exchange programs who are based in the different universities sa Metro Manila. Pero more than yung gagawin nila na media liaison responsibilities, gusto rin natin that the youth will be everywhere during the APEC activities. Alam natin na yung forte nila ay social media. We want them to be our mouthpiece in making sure na mapopromote yung series and highlights during APEC sapagkat the young listen to the young. And we would like the young people who are involved in the different APEC activities to put a youthful twist sa ating hosting ng APEC ngayong 2015. Mm-hmm. Kirby, 21 economic leaders ang inaasahang darating sa susunod na linggo na, no? 2 weeks from now. Mm-hmm. Ano kaya yung mga pag-uusapan nila pagdating nila sa APEC Economic Leaders Meeting? Mm, yan po ang sasagutin ng ating mga bisita sa pagpapatuloy po ng inyong APEC 2015 APTV Special Forum. Muli, nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan natin, Kat, APEC 2015. Mm, kanina, bago tayo nag-gap, gusto kong malaman, ano nga ba yung pag-uusapan sa AELM, Asek Didit? Depende yan, ano? From our end, like from the Department of Finance, most likely we will be presenting yung results ng aming ministerial
the Cebu, basically the Cebu Action Plan. And I suppose DTI could just imagine has its own, like the Boracay Action Plan that is focused on trade and investment. So other than this, there are other ministerial meetings that have happened already. And siguro even si, sino pa ba ang nandun, So iba-iba. I think various sectors like merong food security. There are so many issues that were tackled the whole year round, So I think yung results ng mga meetings na yun will be presented. The action plans, the agreements reached, these things will be taken up by the, will be presented and taken up probably by the... Kat, as I don't see you, Sec Kasmin, ma'am, yung kaugnay po doon sa tourism po natin, yung promotion po natin tungkol po doon sa IPEC, kasi may mga napanood po ako ng mga videos na talagang ipinopromote po natin yung ganda po ng Pilipinas. Ma'am, sino po ang nag-connecta nito para po ma-connect natin yung mga team na to doon po sa team ng IPEC ngayon, which is Building Inclusive Economies, Building a Better World? That was taken up in the National Organizing Committee na composed of mga cabinet secretaries. So, nag-decide sila kung anong theme. Of course, through the leadership of DFA, no? Kasi DFA ang lead agency dito. Now, paano natin na pag-connect-connect lahat? Every decision that we have, including yung nasa likod nyo, this is centralized. Ang Stratcom through PDSPO is the one finalizing the design. Kami nag-execute. Okay. Ang DOT is in charge of site enhancement, meaning the billboards that you see, the streamers, and even the enhancement of the destinations, the airports. Tumutulong kami sa pag-prepara para maging maganda ang reception sa ating mga guests for APEC, no? So, tinutuhog-tuhog yan, but we have one theme. In fact, even the shows, sinabi nga, ano ba ang benefit sa youth nito? Kasi we want to project na the Philippines is youthful. Hindi man young tayo, pero youthful, progressive, at kaya nating makipag balitaktakan sa modernization in not only in arts, trends in technology. So pati yung ating mga giveaways, hindi lang indigenous, but also it projects a theme na modern din tayo. For example, adapters, yung mga travel kits. And even what we want also to project is power branding. So yung ating branded products, local brands, sinasama namin sa gifts and giveaways. We are rebranding our country to the world. How has the reception been so far, ma'am? It's difficult for Department of Tourism to answer that kasi kami yung nag-brand, no? But isn't it more fun in the Philippines? Kasi it started with a slogan, but now we have several memes depicting that it's more fun in the Philippines, and social media helped a lot. You are right, social media helped a lot, and the youth helped a lot because sila yung nagpropagate that it's really more fun in the Philippines. Kwasang mailink itong darating na APEC Economic Leaders Meetings, ang nangyayari sa ating mga paliparan. Chief Superintendent Mayor, alam po natin na malaking issue po sa ating bansa itong modus na laglagbala sa ating mga airport. Marami po tayong inaasahan na darating na delegates. Ano po ang ginagawa ng PNP para masigurong hindi po ito mangyayari? Sa ngayon, Cathy Kirby, actually meron ang ginagawang investigasyon tungkol dito. No less than the DOTC is the one initiating the investigation. And kung ang PNP naman ay matask to conduct also another investigation, an independent investigation, then pwede naman po kami. Nakahanda po naman ng Philippine National Police. Meron pong nakatokan na, kumbaga in charge dyan sa pagdating sa airports, andyan naman po yung KAAP. Kasi kasama po sila sa organization namin. The same time yung sa air security, based dun sa composition ng committee is kasama po sila
and other agencies concerned. Ang aming masasabi lang po dyan is that as of now, sana naman po is, kumbaga, hintayin po muna natin yung mga result na investigation, and as much as possible is let us not prejudge yung mga nangyayari dyan sa airport. We want this to be, kumbaga, makita din kagad ang resulta because for one, ang Philippine National Police initially was affected on that. But we explained already yung ABSI group naman na hindi naman po kasama doon sa screening. Nevertheless, kami rin yung magkakasama doon sa airport. Ang mangyayari doon is that rather than magkakaroon tayo dyan ng kumbaga divisiveness, but dapat complementary tayo sa isa't isa, yes, ng tutulungan doon, especially dito sa event na ito. Ang ABSI group po is kasama po doon sa grupo doon sa air security po. Opo, sir, po ko doon sa nabanggit nyo po na doon na mag-air control po doon sa mangyayari po doon sa may NAIA. Paglabas po ng NAIA, sir, gaano po yung deployment natin ng Philippine National Police with the coordination of the MMDA? Saan po ba ang unang destination po ng ating pong mga delegado? Kirby, actually itong mga routes na dadaanan nila is as much as possible hindi natin ito binibigay, no, in public because you know the sense of this the situation. Nevertheless, ang masasabi natin sa publiko is that kaya nga in-announce na ito initially para ma-expect na ng publiko kung saan sila dapat pumunta. At makikita po natin yan sa APEC 2015. Meron pong website po yan. So initially, alam na natin kung saan yung lugar na hindi tayo pwedeng pumunta. Kaya nga hinihikayat din ang ating mga kababayan na in this time, kung wala naman tayong gagawin is just stay in the house, go to the provinces. Sa part namin is that meron namang na-publish na rin kung dito especially sa EDSA, may lane dyan na dapat lang yung APEC ang makakadaan at may mga lugar din na dapat hindi puntahan ng ating mga kababayan. Again, nasa website po yan. Initially, you can check it on the website siguro for the para mabigyan natin ng paalala ang ating mga kababayan. Mm-hmm. Aside from the APEC website, nandun din yan sa Official Gazette. Pinopost din po yung mga infographics regarding yung mga rerouting and yung mga na-declare na walang pasok. Walang pasok, correct. Pero tanungin ko si Asek Saavedra. Sinabi po kanina ni Yusek Baba na yun nga, no, we want to project the Philippines na youthful, na modern sa mundo. Pero yung involvement ng youth is very necessary, as you've said, in social media. But how are they taking this event? Are they excited? Are they aware of what benefits our country will get from this event? For the young people, major spectacle na yung APEC. Sapagkat during with the volunteers, nagtanong nga tayo kung ipinanganak na ba yung karamihan sa kanila nung last time na nag-host tayo ng APEC. At sabi nga nila, yung iba pinanganak na, pero mas excited sila ngayon kasi mas makikita nila na mag-unfold before their eyes itong historic activities na magaganap. And we want the young people to be in the front line sapagkat meron nga isa sa mga major activities na mangyayari during the APEC proper ay yung APEC Voices of the Youth. So ang magagather dito ay yung mga young people together with our educators. Ang pag-uusapan ay issues, needs, and concerns of the youth based on international context. So, diyan pwedeng magplano ng mga polisiya, pwedeng pag-usapan yung mga corollary action na pwedeng gawin to best interest of the youth sector worldwide. Ang maganda rito, kasi later on, kapag may agreement na at masil na kung whatever sustainable programs ang pwedeng i-pursue, bawat bansa na miyembro ng APEC pwedeng i-institutionalize ito at mag-design din ng mga programs for the youth na needs-based. So, maganda pong entry point ito for the young people and they could definitely articulate whatever they would like to articulate as active members of our society. At least ang maganda ron, Kat, mayroong rimaya ambag yung ating mga kabataan. At kaugnay niyan, may katanungan din na inihanda yung ating mga bisitang estudyante dito sa ating studio. Unahin ko na si Paola Marie Vasquez galing sa Pamantasang Lungsod ng Marikina. Ayun, magandang gabi po. Tanong ko lang po kayo, sir. Aware naman po tayo sa naging security noon nung dumating po si Pope Francis. Tanong ko lang po kung ganun din po ba magiging kahanda yung bansa natin sa gaganaping APEC summit po. Okay, sir. Yes. Ang paghahanda natin ngayon is mas maigting pa doon sa ginawa natin ng Pope kasi sa ngayon eh meron tayong 21 head of economies na darating. Though kumbaga, na-train na rin ang Philippine National Police, ano,
mga kasamahan natin doon, pati ang Armed Forces of the Philippines, because of that particular major events nung panahon nung dumating ating Papa. Napakalaking bagay po yun. Ang isa sa amin nakita doon, not only yung sa securities, that yung cooperation ng Papa. And that's the reason why now we are appealing also. Dahil napakalaking bagay po ang kooperasyon ng publiko. Andyan po ang security, pag hindi rin po nag-cooperate ang publiko, then definitely mahihirapan po tayo. Sa ngayon is, nakatuon po ang tingin ng buong mundo sa atin, kaya ang hiling po natin dyan is siguro sa panahon ngayon, makikipag-isa tayo sa ating mga authorities. Again, it is a big challenge for the Philippine National Police. Of course, not only the Philippine National Police, it is the whole government. Kasi kasama po ang buong ahensya dyan ng gobyerno para sa security. It would take how many leaders na pumunta sa ating bansa at pagkakataon natin ito para maipakita sila na tayong host at masiguro natin na sila safe dito sa ating bansa. Sir, just a follow-up, meron po ba tayong natatanggap ng mga threats from different groups? Sa ngayon naman, Cathy Kirby, wala naman tayo pang natatanggap related dito sa activity na to. But again, tuloy-tuloy yung ating security operations na ginagawa. Kasi kasama naman yan dun sa task force. And for the past months naman, wala naman tayong mga sa untoward incident nangyari, especially sa mga venue ng APEC because andun naman ang mga tropa natin nakakonsentrate. And again, yung ibang mga kababayan natin ay nakisama rin sa atin. Sir, nung pong nakaraang mga buwan ay meron pong mga kidnappings, mm-hmm. serya ng kidnappings. Was this related to our hosting of the APEC Summit? So far, Kathy, wala tayong evidence to say na nagli-link ito ano, dito sa APEC event natin ngayon. But again, what we can assure the public is that there is an ongoing operation. Ang purpose talaga natin dito, of course, the primary concern of our security forces is the safety of the victims rescue, safety rescue of the victims. Ongoing pong operations that we can assure them. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. Kat, may isa pang katanungan yung ating bisitang estudyante, si Dimple May Rubulido, galing pa rin sa Pamantasan Lungsod ng Marikina. May question? Hi, good evening po. Ask ko lang po sana kung magkakaroon po ba ng communication interruptions for security purposes po, mm-hmm. just like what happened po nung... Okay, Chief Superintendent Mayor. Oh, hindi makakapag-text yung mga bata. Ganito lang po, ano? Example ko na lang po sa bahay natin. Pag may bisita po tayo, medyo bibigyan natin ng room na maganda yung ating bisita. Minsan nga, yung host mismo ay sa labas nahihiga at tayo mga bata ay sabihin natin medyo tiis-tiis muna tayo dahil may bisita tayo. Ilang araw lang po yan. Hindi ko naman sinasabi na magkakaroon ng interruption or what. But siguro it is time for us to appeal also to you, especially dyan kayo mga kabataan. This is a historic event. Bigyan nyo ng kahit 1 week lang yung government. Of course, nakapokus lahat tayo rito. Event lang po yan, assuming na meron, is pagbigyan na po natin ng gobyerno, pagbigyan na po natin ang ating bansa, pagbigyan po natin ang mga kababayan para maipakita natin sa mundo na sa mga pagkakataong ito ay disiplinado po tayo. Mm-hmm. Kirby, gusto kong balikan yung gains nating mm-hmm. Mga Pilipino dito sa pag-host natin ng APEC Summit 2015. Yusek Baba, na-feature na nga po yung sa iba't ibang meetings yung mga magagandang tanawin ng ating bansa. Do we have figures po in terms of kung magkano po yung naibuhos sa turismo nitong pag-host natin sa different parts of the Philippines? Kasi syempre po, libo-libo mga delegado na po ang nakarating sa ating bansa. Sa aming statistic, ang average expenditure ng isang turista sa Pilipinas is $100. So if you will multiply that to the number of guests or visitors that came for the APEC, including their companions, mm-hmm. no? So, yan ang minimum na ginasta nila dito. So, kaya nga, always, pag kami ay nag-host ng tour, it will always end with shopping. Kasi gusto namin, okay, we will host them, pero gumasta naman sila. We want to inspire them not only to look, but also to spend. So, sana pag-alis nila,
konti na lang matitira nila para bumalik, para nagasta na nila dito sa Pilipinas. I want to talk about the gains naman po from the macro aspect. Kasi po, tayo po ay isang developing country compared to the other APEC members economies, ASEC, Didith. Paano po tayo mabebenepisyohan nitong APEC Summit as an emerging economy? Yung the benefits nung APEC, talaga it will, in the case of the Department of Finance, since we're actually parang pursuing yung mga initiatives sa financial side, this hindi kasi pwedeng umunsad ang trade and investment kung wala ito. All the you need financial backing, So, if you're able to improve yung financial side, then you could also boost up your trade and investment. So, what does that mean? Investing and trade, if you improve that, then that would redound to greater productivity, greater economic activities dito sa atin. So, that means higher employment. Ganun yon. So, that would actually... Also, dun sa initiatives namin, you would see that there is also yung financial resiliency. So in case there's a financial shock, how to address those shocks, we're coming up with initiatives. That's also part of the Cebu Action Plan. So maraming benefits din because we're also trying to get, you have developed countries there, I think it would be best to gain from them yung best practices, yes, yung mga ganyan, And then, we also coordinate our policies. So, what are their plans, how to address ganitong mga issues. Then we get to know that actually work for this country, and for this country, they failed because of such and such. So, ang maganda sa APEC, when you're there, very open naman sila in sharing their views and their experiences. So I think that's one of the major things that we've gotten out of this. Opo, ASEC Didith, just a follow-up question lamang po. Ma'am, bukod po doon sa nabanggit niyo po na magkakaroon po ng mas maraming... Ma'am, ano ba po yung mga maaring benepisyo, especially po ng mga kababayan natin na nasa downstream po, yung medyo mahihirap? Ano po ba yung magigain nila dito? Kasi we're not only looking at yung higher, so we're looking at the SME or the medium scale, small and medium scale enterprises. So in when we came out with those initiatives, we were also focusing on the requirements of the downstream. So how to include them in the supply chain, in the global supply chain, how to support them financially. These are the things that we're looking at. Yung sa collateral, movable collateral, how to support them through this. We're also getting support from multilateral agencies such as IFC. In fact, next week they're sponsoring a workshop on this. Yung sa financing infrastructure development network, which means they'll be looking at how to improve the legal structure of sa mga collateral registry, yung sa credit rating, yung sa CIC, they call it, no? Kita mo naman, medyo maganda yung magiging epekto, hindi lang doon sa mga magaganda na yung mga business, Even yung mga nagsisimula pa lamang ay matututukan talaga ng pamahalaan para mag-gain naman nila yung mga gusto nilang makamit on the future. Kasi yun ang gusto mang... ang pamahalaan, yung lumaki yung bulto ng mga pumapasok sa small and medium enterprises para si mga maliliit na negosyante ay mabigyan ng pagkakataon sa market. Tama. Gusto ko lang tanongin si ASEC Saavedra. Sir, nabanggit po yung magandang magiging benefits po with our people, sir. Tungkol po sa kabataan, meron po bang participation yung ating pong mga kabataan para po ito pong makasaysay, ito pong historic na APEC 2015 ay talaga pong tatatak po sa kanila? Yung nabanggit ko po kanina na APEC Voices of the Future, magandang avenue yon sapagkat there will be sharing of best practices. Mm-hmm. Best practices in terms of what the governments are doing to champion youth development. Mm-hmm. Maganda rin po kasi yon na tututunan natin
yung mga ginagawa ng bawat gobyerno in order to address the issues, needs, and concerns ng bawat kabataan sa kanilang bansa. Kasi kung magagandang practices po ito, pwede nating i-replicate dito sa ating bansa. And sooner or later, pwede rin tayong mag-develop ng mga strategic programs and interventions that would definitely help them empower themselves. So yung APEC Voices of the Future is just one entry point, as what I have mentioned, in the many participatory platforms which we would like to establish as part of the APEC activities. Ayun. So maganda pala talaga yung magiging paghahanda ng ating pamahalaan para mas mapalawig pa itong APEC na ito. Mm-hmm. At maliban sa paghahanda, ano nga bang inaasahan pa ng ating mga kababayan at ng ating pamahalaan mula dito sa gaganaping APEC Economic Leaders Meeting? Lahat po yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum. Nagpapatuloy pa rin po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan pa rin natin, Kat, APEC 2015. Kat, gusto ko lang balikan si Asik Saavedra, yung sa NYC. Sir, kanina po nabanggit nyo yung participation po ng ating mga youth. Ano? Meron po bang naging selection process para mapili po? Sabi nyo po, mga 180 po na volunteers youth yung makakasama for the APEC po. Paano po ba yung naging proseso nito, sir? To be specific, tama ka, 180. Ano? Mm-hmm. On the part of NYC, masyado nga tayong kinukulit kasi bakit 180 lang? Just imagine, yung mga bumubuo sa youth sector, those who are between 15 to 30 years old nationwide, na ng 30 million yan. Mm-hmm. Tapos 180 lang yung volunteers na kukunin natin. So very rigid yung ating naging selection process. Competency-based ito. At tulad nung pagkakabanggit ko, etong mga volunteers na isasalang natin for the series of APEC activities, eh may mga previous exposures na. Ito yung mga kabataan na pinadala natin in international exchange programs na nagrepresent sa ating bansa as ambassadors of goodwill. So pinili natin sila from the different schools, nag-undergo sila ng basic training kung saan ang basehan ay APEC briefer. Mm-hmm. Tapos inorient din natin sila in terms of protocol kasi hindi biro yung kanilang magiging main function. Mm-hmm. Magiging liaison sila not only ng ibang mga importanteng personalidad, those who are media reps, no, from the international media platforms, around 4,000 media reps ito. So talagang piling-pili at salang-sala yung ating mga naging volunteer, yung mga pinili nating volunteers for APEC. Yeah. Kaya, si Sir Mayo naman, sir, aside from doon po sa mga nabanggit nyo sa preparation po with the security and safety po ng ating mga delegates, may itataas po ba ng alerto ang Philippine National Police para po mas makapaghanda po dito po sa APEC 2015? Yes, Kirby, actually, 2 to 3 days before the event, tinataas natin yung alerto natin. But again, it depends on the situation, kung ano po ang base dun sa assessment po ng mga commanders natin sa ground, then we can immediately upgrade this alert status of the Philippines. O kung yung ground mismo na involved dun sa event. It depends on the decision ng unit commanders on the ground. But usually, nagtataas ang national headquarters ng alert status mga 2 to 3 days before this specific event. Alright. Sir, may inaasahan po ba tayo mga kilos protesta? At kung gayon po, ipapatupad po ba natin yung no permit, no rally policy? We always abide dun sa free expression, Kathy. Ano? We recognize the freedom of expression ng bawat isa sa atin. May kanya-kanya tayong karapatan. But as always, we emphasize, if we respect your rights, please respect also our rights. As long as you exercise your rights, sana hindi naman ito magiging detrimental naman sa rights ng ibang tao. Dahil kung tayo yung magrarally at makaka sa ibang tao, then yun ang problema natin. Sa mga ganitong pagkakataon siguro, hindi naman natin sila pinagbabawalan dahil yan nga po ay karapatan ng bawat isa. Subalit kung ito'y nakakaabala sa iba, yun po ang ating sigurong dapat tingnan ng maayos. Alright, maraming salamat po. Kat, may mga pahabol pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Si Rigel Muzol, galing sa Cavite State University. May question? Magandang araw po. Nabanggit niyo po na maaaring involvement ng youth o kabataan through social media sites. Ngunit, ano-ano po ba yung gagawin ninyo o kung mayroon po ba na strategies to persuade o encourage upang mahikayat yung mga kabataan upang makilahok sa usaping ito? Okay. Asik. Yung promotion of basic
about APEC is very, very important, no? Kasi maganda rin, tulad nung pagkakabanggit ko, nalagyan natin yung ng youth twist itong buong konteksto ng APEC. Kung paano natin pwedeng bigyan ng magandang definition itong pag-host natin ng APEC dito sa Pilipinas. Like for example, the Philippines hosting of APEC would definitely promote a better, more progressive, and at the same time, a more developed Philippines. So on the part of the youth sector, tayo yung pwedeng maging mouthpiece. We don't have to use only the internet as a platform. We have the other means of technology kung paano pwede tayong mag-touch base, no, sa other members of the youth sector. And napakainam na gampanan natin. Okay, Kat, may isa pa akong katanungan kay Asik Didit. Ma'am, yung tungkol po doon sa pagiging resilient community, kasama rin po yun sa mga agenda po sa atin pong sa APEC. Ma'am, saan po nakuha yung konsepto na pagkuha po being a resilient community? Dahil po ba ito sa nangyari sa Yolanda? Well, partly. No? At saka yung APEC region talagang, it's actually lagi tayong nandoon sa disaster, medyo maraming disaster na nangyayari sa atin. In fact, if I remember correctly, parang 70% from 2003 to 2013. Most of this actually happened in the region. So, we're thinking na kung maisama natin yung resiliency, it's not just dun sa level ng on a economy to economy basis, but also sa locally, dun sa communities. So we're looking at yung microinsurance, how to improve this, and how yung microinsurance could also benefit, including yung mga farmers, yung mga ganun, fisher folks. So it's I think it has always been there that we should include yung sa how to mitigate and address yung mga risks from at saka cause ng disasters, ano? Ano pa ba? Basically yon. But sa side ng government, we're looking yung risk pooling system, which would involve the participation of other economies. So yun naman yung sa ano bang tawag, the higher level, no? So you have from the local level to the economy level, we have all those types of initiatives. Depende kung asan ka. Alright, ilang tulog na nga lang, Kirby, at patuloy pa rin na naghahanda ang ating pamahalaan para sa napakalaking event na ito. And saka, at the end of the day, Kat, ang inaasahan pa rin ng ating mga kababayan makakamta nila right after na maganap itong Asia-Pacific Economic Cooperation. And with that, hingan na natin ang mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisahan po natin kay ASEC Earl Saavedra, Commissioner ng National... Gusto po natin na continuous yung magiging involvement ng ating mga kabataan sa series of APEC activities. Gusto natin na ma-appreciate nila ito, again, as an investment for youth development. Makiisa tayo sa iba't ibang mga sangay ng gobyerno sa pagpo-promote ng APEC. Makiisa tayo sa iba't ibang sangay ng gobyerno in making sure that we promote a better Philippines. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasamahan sa PTV for giving us this opportunity to be able to reach out to the different members of the youth sector and let them appreciate the fact that APEC is here for them. Alright, maraming salamat po sa inyo, ASEC. Huling mensahe naman po ni Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Thank you, Kirby. Sa ating mga kababayan, taking the word Dorpainor, sabi niya, expect inconvenience. Our mission is to ensure the safety and security of all the delegates. So sa mga trabaho po namin, meron po mga ibang areas na talagang hindi magiging accessible sa atin. And some inconvenience, kaya nga po ang hiling po natin is sa panahong ito ay hinihingi po namin ang inyong understanding at cooperation po. At ang mensahe naman po mula kay ASEC Maria Edith Tan mula sa International Finance Group ng Department of Finance. We're all looking forward in implementing the Cebu Action Plan, and with this, we wish everyone we hope that everyone could lend their support, preparation to the event, so that we could have a successful event, you know, that we could be proud of. Thank you. Alright, at huling mensahe po ni Yusek Maria Victoria Asmin, Tourism Regulation Coordination and Resource Generation naman po ng Department of Tourism. Maraming salamat.
you know, this is just a template. While APEC Philippines is happening in 2015, gawin nating template ito for future events. Kasi after this, marami pa tayong i-host na event. And let's prove to the world that we are a disciplined people na kaya natin mag-host ng 21 leaders. Madali yan kung tayo-tayo ay magsasama-sama. I also want to thank dahil sabi ko nga, gusto naming parating na ang Pilipinas, while hindi tayo kasing yaman ng ibang members ng APEC, tayo ay youthful and progressive. Kaya yung mga ating mga kabataan ang magpo-prove niyan. Para sa darating na APEC, gusto ko lang i-promote na magbiyahe tayo sa North Philippines, no, or sa South Philippines. That's experience what we have in other destinations. Avoid natin ang airports. Punta tayo by land sa Lawag, sa Vigan, sa Tugigaraw, o sa Bicol. Marami tayong magandang makikita doon. Ang pakikiisa ng Pilipinas ng APEC ay isa sa mga patunay na desidido ang ating bansa na palakasin pa ang ating ekonomiya. Isang ekonomiyang kayang makipagsabayan sa iba pang mas mauunlad na bansa para sa ikaangat ng paumuhay ng bawat isang Pilipino. Ang mga pagpupulong ng mga bansang kasapi o ng mga ekonomiyang kasapi sa APEC ay maituturing natin bilang isang napakahalagang hakbang sa misyong pagandahin ang ekonomiya ng mga miyembro nito. Ngunit atin pong tandaan na ang misyon ng pagpapaunlad ay hindi lamang dito nagtatapos, naway maramdaman po ng bawat mamamayan ang kaunlarang inaasam. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa isang sama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang APEC Philippines 2015, a PTV Special Forum.